Hello guys, welcome back. Ngayon, simula nung bagyong Odette hanggang ngayon, yung lugar namin wala pang kuryente. So, grabe struggle talaga, ang hirap. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano mag-charge ng cellphone na walang kuryente. True. Ito, i-share ko sa inyo. Hello guys, may i-share ko sa inyo. Ito ay tinatawag na mobile phone motorcycle charger. Ito. Okay. Mabibili to sa Any Motor Parts Shop. Ito. Bali, pag binili mo to, ito lang dala. Ito to kasama. Bali, optional lang to. Okay. Tapos, ayun lang, connect mo sa pwede naman, hindi to gamitan ng, ang tawag nito? Alligator. Alligator clip. Pwede naman i-direct siya, ilagay sa battery. Kung wala ka, alligator clip. Okay. So, may dalawa sang slot for charging dalawang USB. Pwede sa dalawang cellphone. So, simple lang. Saka may switch siya. Ito, pantakip pag pwede naman ito i-install sa kahit saan dito. 5 volts. Kahit saan lang. 5 volts, 12 volts. So, i-install natin. Pero sa atin, dito lang sa loob. Wala. Pwede naman guys sa sinabi ko kanina, pwede naman direct yung wire dito. Kung sa akin kasi tanggal-tanggalin ko eh. So gumamit ako ng ganito. Okay. Ayan. Sa kabila. Okay. So try natin, i-on natin yung switch. Ayan. Function na. So 11.8 sa medyo mataas. So okay guys, try natin. So pwede sa dalawa, sa lang muna. Switch natin. Yan. Okay, nag-charge na siya. Okay. Tandaan nyo guys, ngayon medyo mataas pa yung battery, yung laman ng battery. Pag bumaba pa ito hanggang 4-5, ipaandar nyo muna yung motor mo para ma-charge yung battery, para umangat naman siya. Yan, nag-charge na. So okay, sa akin kasi kaya hindi ko muna inilagay sa motor ko mismo kasi may battery din kami na makulay kumalaki, pwede naman sa iatas. So plano ko naman ilagay ko talaga dito kasi limbawa na travel ako, naglobat ako, so diretso na yung charging. Okay, thank you guys, see you next time.